sinasabi red bagger tayo, eto na. Ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nagsentensya sa kanila, Korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong sesyon ng kongreso. Walang sesyon ng kongreso ngayon. At tayo ay nagagalak, kayang-kaya itong ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTFLCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista ng mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno. Eh sa tingin ko wrongfully convicted, mali yung pagkaka-convict kasi dapat mas marami silang makakaliwang kongresista na na-convict. Kung pwede lang isama yung iba pang kongresista ng mga kaliwa, dali isang grupo yung mga yan, eh dapat mas marami sila dapat nakasuhan at na-convict. Yun lang ang pagkakamali doon. Pero yung sa kanilang dalawa lang, eh tamang-tama yun. Ang mali dyan, eh dadalawa lamang sila dahil dalawa lamang silang nakasuhan mula sa gabing yon. Pero marami yan, lalo na yung iba't ibang kinatawa nila. Meron pa sila sa kababaihan, meron pa sila sa kabataan. Magkakasama lamang yung mga yan. Dalawa po na kinatawan ng CPP and PNDF dati at ngayon kasalukuyan sa Kongreso, bahin natulon pong guilty ng child abuse ng Tagum City Court. Malaman natin po ang pulso ng mga taga National Youth Commission sa paksang yan. Nasa ating linya ang chairman ng tanggapan, si Undersecretary Ronald Cardema. Chairman USEC, good evening si Admar, si MJ sa SMNA Nightline News. Yes, good evening po, Boss Admar, Boss MJ. Yan, ang masabi po natin dyan, tayo ay nagagalak sa desisyon ng korte na makasuhan yung mga kongresista na yan. Yan ang nagpapatunay na sa matagal na panahon, itong mga makakaliwang kongresista, sila talaga ang nagdadala sa mga kabataan papunta sa NPA areas. Diba? Buti nga nakasuhan sila at na sentensyahan, na convict ng korte. At nakakaawa yung mga bata. Buti nga nakalagay doon sa desisyon yung mga bata, ibiniyahin nila ng hating gabi sa dilim, pinalakad nila sa bundok. Yung iba doon, mga minor de edad, pinalakad nila sa mga cliff, sa may mga ravine, noong mga gilid ng bundok. Buti nga hindi nabaril kasi ano talaga yun, NPA infested area, nasa dilim yung mga bata. Sa ngayon nakakakita ng dalawang kongresista nasa gitna ng NPA infested area ng gabi sa dilim. O kung hindi ba kayo talagang konektado sa NPA, anong ginagawa ng dalawang kongresista doon? Sila mismo yung nagdadala ng mga kabataan. Kaya tama yung ginawa ni Vice President Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary na meron siyang intelligence fund patungkol kung sino yung mga guro na nagyayaya sa mga estudyante, sa mga kabataan, papuntang NPA. Ito mismo, nagpapakilalang kinatawan ng mga makakaliwang guro. Siya mismo personal, naglalakad sa bundok, nagdadala ng mga batang Pilipino papunta sa NPA area. Eh kung siya mismo ginagawa niya yun, paano pa yung ibang guro? Kaya tama na meron intelligence fund sa DepEd dati, si Vice President, para malaman yung mga ganitong gawain ng mga gurong makakaliwa. Po. Chairman, ano po ang epekto nito sa pinaglalaban po ng NYC, National Youth Commission, para po malayo sa recruitment ng CPP, NPA, NDF, ang mga kabataan? Nasampulan po yung sinasabi po ninyo ng mga recruiter. Yes, unang-una, wala na silang masasabi patungkol sa red tagging ko, no? Diba? Hindi naman tayo yung nagtag sa kanila, hindi naman tayo yung nag-convict at nagsentensya sa kanila, isang korte ng Pilipinas. Alam mo, ang korte talagang ano yan. Hindi ka pwede mag-exaggerate ng kwento dyan. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung mga nung huwes kung ano yung detalye lamang, ha? Walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nag-desisyon sila na ito talagang dating kongresista ng bayan muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, eh talagang ano sila, guilty sila, beyond reasonable doubt, nakalagay dun sa papeles. Ibig sabihin, hindi nila matatanggi sa kahit anong senaryo na sila talaga ang nagdadala at nagdala dun sa mga kabataan ngayon sa NPA area. Kaya tayo, tayo ay natutuwa kasama ang mga tropa ng gobyerno. For the longest time, kasama ang SMNI,
kasama mga tropa ng gobyerno, alam natin na sila yon. Kaya lang pag sinasabi natin yung katotohanan na yon, di ba, truth that matters, yan ang inaano natin sa advocacy natin sa SMNI, alam natin sila yon. Sinasabi red tagger tayo, eto na. Ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nag-sentensya sa kanila, Korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong sesyon ng kongreso. Walang sesyon ng kongreso ngayon. Adjourned ang kongreso, ang balik pa nga sa SONA, di ba? So, itong mga ganito, walang immunity. At tayo ay nagagalak, kayang-kaya itong, ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTF-ELCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista ng mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno. Chairman, wrongfully convicted na yung dalawa, sabi nila. Totoo ba yun sa inyo at sa monitoring po ng NYC? Eh sa tingin ko wrongfully convicted, mali yung pagkaka-convict kasi dapat mas marami silang makakaliwang kongresista na na-convict. Kung pwede lang isama yung iba pang kongresista ng mga kaliwa, dali isang grupo yung mga yan, eh dapat mas marami sila dapat nakasuhan at na-convict. Yun lang ang pagkakamali doon. Pero yung sa kanilang dalawa lang, eh tamang-tama yun. Ang mali dyan, eh dadalawa lamang sila dahil dalawa lamang silang nakasuhan mula sa gabing yon. Pero marami yan, lalo na yung iba't ibang kinatawa nila. Meron pa sila sa kababaihan, meron pa sila sa kabataan, magkakasama lamang yung